At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Hiwaga ng Pag-iro, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Hidarang nagiganting buaya na adib ang ulo si Joel. Pinababalik siya sa pinanggaligan niya at ayaw padaanin doon. Subalit, nag-iba siya ng daan, kaya nakatawid siya sa bundok na iyon. Habang naglalakbay si Joel patungo sa manggagamot, ay palala ng palala ang sakit ni Emma. Awang-awa na sa kanya ang kanyang mga magulang. Ligtas na nakarating naman si Joel sa panglabindalawang bundok. At dooy, isang higanting taong ahas naman ang humarang sa kanya at hinuli para kainin. Subalit, nakaligtas na naman siya at nakarating siya sa panglabintatlong bundok. At nakita na niya ang manggagamot. Samantala, bahidang-bahida na si Emma. Siyempre, nakatulong na ba si Emma? Oo, pinainom ko na siya ng gamot kanina at kumalma na. Nakatulong na. Sana naman magtagumpay si Joel sa pagpunta niya sa ikalabintatlong bundok na yun at madala yung magagamot. Sana nga, Duarte. Sana nga. Inay, itay. Tinatawag niya tayo. Halika, Duarte. Lapitan natin siya. Tayo na. Emma, bakit? Anong nararamdaman mo? Diyos ko, tumirik na ang mga mata niya. Patay na yata. Emma, anak. Emma, anak. Emma. Nararamdaman ko, hindi na ako magtatagal. Diyos ko, anak. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa! Gagaling ka pa! Pakiramdam ko, hindi na hanggang dito na lamang ang ibinigay ng Diyos. Pakisabihin ay kay Joel, mahal na mahal ko siya. Babaunin ko ang pagmamahal niya sa aking pagpanaw. Hindi, anak. Hindi ka mawawala. Mabubuhay ka pa. Hindi mo lang yung magagamot na sinundo ni Joel. Emma, anak. Emma, lumaban ka. Gagaling ka. Hintay mo lang yung magagamot. Inay, yakapin niyo ako. Giniinaw ako. Oo, sige. Yayakapin ka namin. Anak, lumaban ka. Hintayin mo si Joel dahil sinundo lang niya yung manggagamot. Gagamutin ka, anak. Oo, anak. Kaya lumaban ka. Madudugtungan pa ang buhay mo. Magpapakasal pa kayo ni Joel. Oo, anak. Itay, mahal
na mahal. Emma, anak! Emma! Emma! Isang bundok na lang lalagpasan natin. Magkakarating na tayo sa amin, Lola. Sandali lang. Huminto muna tayo. Ha? Bakit tayo huminto dito, Lola? Kailangan makarating tayo kaagad kina Emma. Kailangan magambod niya siya. Wala na. Hindi na natin mabutan. Diyos ko. Huwag naman tayong magbiro ng ganyan, Lola. Ay, hindi ako nagbibiro. Ayan, tingnan mo ang aking maigwagang kwintas. Pulay-kulay ito kanina, pero nagkulay puti na. Ang ibig sabihin ito, patay na siya. Ha? Hindi. Hindi totoo yan, Lola. Hindi. Pero, huwag kang mag-alala. Kahit patay na siya ng 13 oras, pwede pa natin ibalik ang kanyang buhay. Pero kapag lumagpas pa sa 13 oras, wala na akong magagawa. Hindi ko na siya mabubuhay. Ha? Sige, alis tayo. Aabot tayo doon. Mga 5 oras lang natin lalakbayin ang pagpunta sa bahay nila. Sige, halika na. Ipagpapatuloy natin ang paglalakbay. Kumapit ka lang sa akin, Lola. Matatarik mo bangin dito. Aalalayan kita. Huwag kang mag-alala sa akin. Sanay na ako dito sa kabundukan. Halika na, bilisan na natin ang paglalakad. Ate Mildred, wala nun si Emma. Hindi na niya nakayanan. Ha? Naku, kawawa naman siya. Oo nga ate, awang-awa ako sa kanya. Pero wala naman akong maitutulong sa kanya. Eh, dumating na ba si Jewel? Wala pa nga ho siya eh. Hinihintay nila yung sinundo niyang manggagamot. Pero wala na, patay na si Emma. Siya nga pala. Nakita ko si Jonas kahapon. Parang nagmamadali siyang papunta sa bundok. Ha? Ganun ba ate? Baka susundo rin siya sa manggagamot. Dahil nasabi ko sa kanya nang makapag-usap kami na sinundo nga ni Joel ang manggagamot. Ha? Baka sumundo rin siya. Eh, paano yan? Wala na si Emma. Sayang ang pagod nila. Oo ate. Kung nasundo ka agad, siguro, baka nagamot pa niya si Emma, pero hindi na umabot eh. Siguro, hanggang dun lang talaga ang inilaan ng Diyos na buhay niya. Siguro nga ate. Teka, may nalala akong sinabi ni Jonas ate. Na ano? Nakapag-usap kami nung nakaraang araw. Natanong niya sa akin kung buhay pa si Emma. Sabi ko siyempre naman, dahil ginagamot nga siya. At napansin ko na parang gustong-gusto na mamatay si Emma. Ha? Hindi kaya ipinakulam niya si Emma? Ate!
Lola, pababa na po tayo sa bundok na to. Oo, malapit na tayo sa baba. May apat na oras pa tayo. Aabot naman tayo siguro. Sana po, Lola. Total, pababa na tayo. Madali na lang pagbaba kaysa pag-akyat. Sige, tara na. Simulan na natin ang pagbaba. Hindi na kayo makamababa. Papatayin ko kayong dalawa. Oh, Jonas, ikaw? Joel, mag-ingat ka. Nababalot siya ng masamang elemento. Anong gagawin ko, Lola? Inaharang niya tayo. Labanan mo siya. Pilitin nating makababa. Para mabuhay pa natin ang iyong kasintahan, kailangan makarating tayo bago maubos ang oras. Sabi ng pulinariya, bukas na raw nila ilalagay sa kabaong ang anak natin pagkalipas ng 24 oras. Hindi ko sukat akalain. Nakukunda siya ng Diyos. Parang hindi ko matanggap, Duarte. Buti pa siguro, pamatay na rin ako. Si Pray, kaya magsalita ng ganyan. Kung mamamatay ka na, paano naman ako? Baka hindi ko rin kayanin ang mabuhay na mag-isa at ikakamatay ko na rin. Si Frank Duarte, nakikiramay ako. Salamat, Senyora Elisa. Pero parang hindi ko matanggap na wala na ang anak ko. Wala pa ba si Jewel dito? Wala pa, Senyora. Hinihintay nga namin. Pero wala na ang anak ko. Paano ba siya gagamutin ng magagamot na sinundo niya? Paano? Bakit kaya wala pa siya? Nag-aalala na rin ako sa anak ko. Baka na paano na siya? Nako, huwag naman sana, Senyora. Kailangan makapag-report na ako sa pulis. Ipapasundo ko na doon ang anak ko. Masama ang kutob ko. Baka nakagat siya ng makamandag na ahas. O sinalakay siya ng mababangis na hayop. Maghihintay pa ako ng 30 minuto. Pero kapag hindi pa siya dumating, pupunta na ako sa pulis. Jonas, parang awa mo na. Pakawalan mo na kami rito. Kailangan magamot ni Lola si Emma. Paano pa niya gagamutin? Ipatay na siya. Patay na si Emma. Mabubuhay siya, Jonas. Mabubuhay si Emma. Bubuhayin siya ni Lola. Pakawalan mo ka na rito. Hindi! Pakakawalan ko kayo. Ikaw lang ang liligaya. Malulungkot ako. Pero masaya kayo. Kaya... binabuti na ito. Masaya kayo, Punto. Kaya, mabuti na itong malungkot tayong dalawa. Hindi ma. Jonas, parang awa mo na. Sige na, nagmamakaawa ko sa iyo. Ayoko! Sige, mayroon ko na kayo dito. Alis na ako. Uuwi na ako. Diyan na kayo. Jonas, huwag mo kaming iwan dito. Kalagan mo kami. Jonas! Pilisin mong kalagin ang mga tali sa kamay mo para makarating na tayo sa kinaroroonan ng kasintahan mo. Iisang oras na lang ang nalalabi. Sige na, pilitin mong kalagin ang mga tali sa kamay mo. Sige na! Thank you.
susubukan kong kalagin ang mga tali sa kamay ko. Kailangan matanggal ko ito. Oh, naku, napakahigpit talaga, Lola. Hindi ko yata kaya to. Ano yan? Ang daming malalaking alagda na papalapit sa atin, Lola. Diyos ko, makakagatin tayo ng mga yan, Lola. Huwag kang mag-alala. Mga alaga kong alagdan yan. Ililigtas nila tayo. Sige, kagatin nyo ang mga tali sa mga paa at kamay namin. Bilisan ninyo. Sige na. Ha? Kinagagat nila ang mga tali natin, Nora? Salamat. Makakababa na tayo dito. Mabubuhay si Emma. Mabubuhay siya. Bakit mo kami iniwan? Ayan. Bakit nangyari? Pare-pareho na tayo malungkot ngayon. Masyado kong nasaktan. Yung nakita kong magkayakap kayo at naghahalikan. Ngayon, ayan. Wala na akong kaiinggitan ngayon. Dahil patay ka na, Emma. Hindi ko mo tatanggap na binigong mo ko. Kaya napilitan akong gumamit ng itim na kapangyarihan. Dalan mo, Lola. Buhayin mo si Emma. Buhayin mo siya. Sina Joel at ang matandang mamahay mong gagawin. Nandito na sila. Paano sila nakawala? Paano? Hindi ako magpapakita sa kanila. Lalayin ako rito. Kailangan magamit ko ang kapangyarihan ko sa Joel na yan. Baka ipagkalat niya ang ginawa ko sa kanila doon sa mundo. Uuwi ako at sisimulan ko ang kulamin ang Joel na yan. Sige, Lola. Gumutin mo na si Emma. Sige na. Pero, lumagpas na tayo sa oras. Mahigit 13 oras nang namatay ang kasintahan mo nang dumating tayo. Hindi na pwede dahil hindi tayo umabot. Demonyo talaga ang oras na yon. Siya ang dahilan kung bakit hindi tayo umabot. Kasalanan niya to. Kasalanan niya. Ha? Bakit mo sinabi? Nakasalanan ni Jonas. Ano bang ginawa niya? Ano, Joel? Saka ko na lamang ipiwento sa inyo, Aling Spring. Kailangan magawan muna ng paraan ni Lola na buhayin si Emma. Wala na akong magagawa, Joel. At mabuti pa, tanggapin na lang natin ang lahat. Ano? Hindi. Hindi ko matatanggap. Hindi. Kaya gawan mo ng paraan. Sige na. Parang awa mo na. Sige. Susubukan ko. Pero kailangang wala ng ibang tao dito para kung ano man ang mangyari, hindi sila madadamay. Ha? Sige, Aling Spring, pauwiin nyo na ang mga nakikipaglamay. Sabihin ninyo, hindi patay si Emma. Buhay siya. Buhay ang pinakamamahal kong babae. Sige. Kakausapin ko na sila na umuwi na sa kanilang bahay at iwanan nila tayo. Sige na. Sabihin mo na sa kanilang umalis na silang lahat dito. Sige na!
Mabuti na lang. At ligtas na nakarating ang anak ko. Ah, oo, senyora. Kaya lang eh. Sabi niya, huli na raw ang lahat. Kaya wala nang pag-asang mamuhay pa ang anak namin. Ano bang ginagawa nila sa loob? Bakit pinalabas tayo? Sinusubukang buhayin ang anak ko ng matandang manggagamot. Ha? Maibabalik pa kaya ang buhay niya? E matagal na siyang patay. Ewan ko lang. Hintayin lang natin kung luwang mangyayari. Parang imposible na yatang mabuhay siya. Mahigit 12 oras na siyang patay. Oo. Pero pinilit ni Joel ang matandang manggagamot. Kaya pinali sa mga taong nandito kanina. Baka raw may masamang mangyari at hindi sila matatamay. Emma! Emma, mahal ko! Emma, ha? Salamat at nabuhay ka! Nabuhay ang mahal ko! Nabuhay si Emma! Si Emma! Nabuhay daw! Halika, Dordie! Tignan natin! Ang anak ko! Nabuhay! Nabuhay si Emma! Totoo kaya na nabuhay si Emma? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Hiwaga ng Pag-irog dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.